Hi guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may grabe shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So pagpasensyaan nyo na mga guys ha, kung medyo maingay kasi may mga bata po sa labas na naglalaro po, no? Pagpasensyaan nyo na po, masyadong maingay dito sa lugar namin kasi pabrika yata to ng mga bata. So by the way mga guys, mga ka-action, no? Mga kakampeng, no? May isishare lang po ako sa inyo about po ito naman sa binida-bida ng ating kaibigan. Yan po ang nasa screen. Si Mima Alicia. Grabe naman ang pabida niya mga ka-action, mga kakampeng, no? Para hindi po tayo magtagal, basahin po natin ang naging caption sa kanyang video. Para wala ng ibas mga kakampons, na nasaan ang Pangulo? Ayan po ang naging caption, no? Alam po natin kung sino ang tinutukoy niya o pinaparinggan niya na mga kakampons. Mga kakamping po yun. Kaya mga kakampons ang tawag daw sa atin, no? So, sa video niya kasi mga ka-action, ibinida niya nga po yung nasa screen po, no? Kung nakikita niyo po yan. Yan po ang isa sa mga interview ni President Bongbong Marcos na pina-alerto niya nga po ang lahat ng mga LGU po, mga ka-action, sa pagpasok nga po ng bagyong Mawar, no? Pinapa-alerto niya po, no? So, maganda po ang ganyan na ano, kasi responsibilidad po talaga yan ni Mr. President kasi siya po ang ama ng ating bansa. Siya po ang itinuturing na ama ng Pilipinas, no? Kaya responsibilidad niya na maging alerto siya o maging advance sa mga sakuna na papasok, na kung mabalitaan na may mga ganitong sistema na may mga sakuna na papasok, dapat lang po nagagawin yan ni Mr. President dahil siya po ang itinuturing natin na ama ng Pilipinas. Ngunit dito po sa kanyang vlogger o sa kanyang diehard supporters, no? Para daw hindi daw mag-ingay o maghanap ang mga kakamping kay President Bongbong Marcos, inunahan na daw ni Mr. President Bongbong Marcos. Alam mo, Mima Alicia, direct to the point po tayo, wala po akong pakialam kung masaktan ka sa sasabihin ko. Ikaw po talaga ay napakalaking syunga-syunga. Alam na alam ko naman na alam mo na si Mr. President ay ama ng Pilipinas dahil siya ay presidente. Natural lang po nagagawin niya ng isang presidente ng Pilipinas ang maging alerto, no? Napakalinaw dito, Mima Alicia, kung ano po ang hangarin mo, kung bakit damay-damay na, kung bakit lagi vlog mo idinadamay mo ang mga kakamping supporters o ang pangalan ni Attorney Lenny Robredo. Bakit po ba? Hindi mo ba pwedeng i-vlog ng maayos yung ginagawa ni Mr. President Bongbong Marcos na wala kang dinadamay? O baka naman kasi, Mima Alicia, kapag hindi mo dinadamay ang pangalan ng mga supporters ng mga kakamping o ang pangalan ni Attorney Lenny Robredo, ay mahina ang views mo. Di ba? Pwede mo naman gawa ng magandang komentaryo yan eh, na wala kang dinadamay. Di ba? Subukan mo kaya i-vlog yan si Mr. President Bongbong Marcos na wala kang dinadamay. Tingnan natin kung yung mga views mo ngayon is magkaroon pa rin ng mga ganitong views. Mima Alicia, kung ang pinaparinggan mo ay ang Angat Buhay program ni Attorney Lenny Robredo, for your information po, nag-post na po ang Angat Buhay at nagbigay ng babala o paalala sa mga lugar na pwedeng tamaan na sinasabing Super Typhoon Mawar. Pero pag pumasok na po yan dito sa area natin sa Pilipinas, ay hindi na po yan Mawar, kundi tinatawag na po yan na Super Typhoon BT, no? Ibig sabihin na nag-post ang Angat Buhay, alerto na po sila at nakamonitor na po sila. Ganon po ka-alerto ang Angat Buhay program ni Attorney Lenny Robredo. Kaya bago ka po magngalngal na magngalngal o magkuda na magkuda dyan sa channel mo, alamin mo muna ang totoo, no? Kasi pwede mo naman po gawa ng vlog yan na walang sinasabit na pangalan. Pero teka lang, bakit tamimi po kayo sa naging kontrobersyal o naging aligasyon dito kay Mr. President tungkol nga po sa shipment ng asukal na gin-import po na dumating na sa Pilipinas na wala pa man ang order? Okay? Bakit tamimi po kayo? Ito po ang pinakamahirap sa atin. Alam ko naman na diehard supporters ka po. Pero sana naman, kung may makikita po kayong mali, gawan nyo po ng video, gawan nyo po ng vlog dyan sa YouTube channel nyo.
Kagaya po namin, kapag may mali ang aming mga ka-supporters na mga vlogger o mga supporters lang dyan o mga taga-subaybay lang dyan, pinupuna po namin. No? Hindi po namin tinutolerate yan o hindi po kami nagpipikit-pikitan. Kapag si Attorney Lenny Robredo naman ang if ever lang na magkamali, hindi din po kami pwedeng magbulag-bulagan. Kahit diehard supporters po kami ni Attorney, kung mali, mali po talaga. Okay? So yun lang po mga ka-action, mga kakampeng. Thank you for watching. Have a good day.